Okay, class. So, part 3 of our Bill of Rights. Section 12, any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Class, memorize this section 12, paragraph 1. Okay, memorize. Why? It is very, very important, class. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Memorize. Last ko na papanood yung sa mga TV class, yung mga shows or movies. Ito yung sinasabi ng police sa mga posibleng suspect or suspects ng isang krimen, di ba? O, taas ang kamay. Ikaw ay may karapatan tumahimik. You have the right to remain silent. At ikaw ay merong karapatan to pumili ng sarili mong abogado. Okay? At kung hindi mo kaya, ikaw ay bibigyan ng gobyerno ng isang abogado. At kung ayaw mo ito, dapat ito ay pumirma ka sa harapan ng isang abogado. Okay? Na ini-explain sa'yo na ayaw mong, na okay lang sa'yo na magdadaldal o wala kang abogado, okay lang. So, yan yung class, ang ibig sabihin ng Section 12. Please memorize. No torture. Paragraph 2, no torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. So, ibig sabihin, yung sinasabi natin kasi yung mga binubugbog para umamin, tinatakot ang pamilya, ini-intimidate. So, class, bawal yun. Ha? Secret detention places, solitary, incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. So, hindi ina-allow yun. Okay, ang tawag dun sa paragraph 1, class, Miranda Rule. Tandaan nyo yung class, ha? Tatanong sa exam yun. Miranda Rule. That is paragraph 1. The constitutional right of the accused to be informed of his rights to remain silent and to counsel contemplates the transmission of meaningful information and not just a mere ceremonial and perfunctory recitation of an abstract constitutional principle. Okay? So, kaya ganun ka-importante yun. Kaya hindi mo siya basta-basta pwedeng sabihin, ay, waive na yan, waive. Hindi pa pwede. Kung gusto mong i-waive yun, dapat sarapan ng abogado para alam ng abogado na naiintindihan mo kung ano ang wini-waive mo. Okay? The equipoise rule invoked by petitioner is applicable only where the evidence of the parties is evenly balanced, in which case the constitutional presumption of innocence should tilt the scales in favor of the accused. Right of accused to be heard by himself and counsel. Okay? Any confession or admission obtained in violation of this or section 17 hereof shall be inadmissible in evidence against him. O, alam mo, nag-confess dahil ginulpe, nag-admit, ginulpe, or class, ha? Ito, tandaan nyo, ha? Hindi binasahan ng Miranda rights or Miranda rule. Hindi sinabihan ng police. Tandaan nyo, ha, class? Hindi nagsalita yung police na ikaw ay may karapatang tumahimik. Inadmissible, class, yun, ha? Inadmissible in evidence against him. So, pwede siyang mapawalang bisa. So, ganun ka-importante itong procedure na to. Okay? The law shall provide for penal and civil sanctions for violations of this section as well as compensation to the rehabilitation of victims of torture or similar practices and their families. Okay? Section 13. All persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable
bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspensive. Excessive bail shall not be required. Okay? Sinasabi lang dito, class, dapat ang bail ay binibigay yung class, ha? General rule, pwedeng mag-bail. Kailan ka lang hindi pwedeng mag-bail? Pag ang punish ng ang kasalanan mo or offenses na ginawa mo ay punishable by reclusion perpetua na malakas ang ebidensya. So, ibig sabihin, kahit na ang punishable offense mo or offense or ano ba yung liability dun sa offense mo ay reclusion perpetua, pero kung mahina naman ang ebidensya, pwede ka pa rin mag-bail. Okay? Pwede pa rin. Kaya nga, ang bail ay right. Okay? Pero kung yun nga, hindi naman malakas yung ebidensya mo, pwede ka pa rin mag-bail. Pero pag malakas yung ebidensya mo, dun ka lang hindi pwedeng mag-bail. Okay? Kahit nga yung privilege of writ of habeas corpus is suspended. Class, ang writ of habeas corpus, ito yung sinasabi na ito yung writ na halimbawa may nadampot or may nakulong or may kinuha ang polis. Okay? Nang walang dahilan. Okay? Yung magulang or yung mga person in interest dun sa tao na kinuha, pwedeng mag-apply sa korte ng writ of habeas corpus na nagre-request na ilabas yung tao. Okay? Ilabas yung tao. So, kahit na nakasuspend yun, ibig sabihin pwede. Pwedeng manghuli lang ang tao, bail is still applicable. Okay? The right to bail is still applicable. Because bail, pag sinabi mong bail, kung ito ay karapatan, pero kung punish mo nga, punishment is death, reclusion perpetua, or life imprisonment, it is no longer a matter of right. Pero kailangan, class, evidence of guilt is strong. Okay? It is a judicial discretion. In application for bail of a person charged with capital offense punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment, a hearing, whether summary or otherwise, in the discretion of the court must actually be conducted to determine whether or not the evidence of guilt against the accused is strong. So, class, tandaan nyo, ha? Importante yon. So, kailangan ma-determine ng judge kung talagang yung evidence of your guilt is strong. Kahit na ito pa, ang penalty pa nito ay death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Section 14, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Okay? Class, that is very, very basic. Hindi pa pwede na ikaw ay basta lang, ikaw, criminal ka, na hindi man lang dumaan dun sa procedure, sa due process of law. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have a speedy and impartial and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witness and the production of evidence in his behalf. However, after the arraignment, trial may proceed notwithstanding the absence of the accused, provided that he has been duly notified and his failure to appear is unjust. Class, just read this. It is very self-explanatory. Okay? So, ang sinasabi lang nito, yun yung sinasabi nila, innocent until proven guilty. Okay? Ang isang kriminal, kahit na nakita mong sinasaksak na, witness ka, nakita mo, sinaksak, innocent pa rin yun until proven guilty. Kasi may karapatan pa rin yung kriminal na yun na inform ano ba yung accusation sa kanya na pinatay. O, tapos ako rin mismo, to meet tayong dalawa, na ako nakita ko pinapatay mo eh. Okay? Hindi naman nakita pinapatay. Alam mo, nakita mo hawak yung kutsilyo nasa dibdib, yung pala tinatanggal lang. Diba? So, maraming, may procedure yung class. Hindi basta-basta. Porkit nakita ko na may kutsilyo, tapos may patay, akala siya na yung sumaksak. Class, meron pa rin procedure, yung due process of law pa rin natin. At,
Marami pa yan. Maraming proseso. Okay? Okay, the right to confrontation is available only during trial, which begins only upon arraignment. Thus, unlike in the preliminary investigation proper, an accused is not entitled as a matter of right to be present during the preliminary investigation. A subpoena is a process directed to a person requiring him to attend and to testify at the hearing of or trial of an action or any investigation conducted under the laws of the Philippines or for taking of his deposition. Okay? Section 15, the privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended in, except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. So, class, kan kasi importante yung writ of habeas corpus. Okay? So, yung privilege na sumulat ka para hanapin yung tao na bakit nawala, bakit siya kinuha, karapatan mo yon, class. Pero yun, masususpend lang yun kung may invasion, rebellion, or public safety. Tandaan nyo yung tatlong yun, ha? Yung kung kailan lang masususpend ang writ of habeas corpus, yung privilege of the writ of habeas corpus, public safety, invasion, or rebellion. Yung tatlong yun. Okay? All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Diba? Sabi nga nila, justice delayed, justice denied. Pag natatagalan o nade-delay ang iyong kaso, nade-deny ka na ng karapatan or ng justice. Okay? So, dapat lahat, speedy disposition. Ito, class, section 17, no person shall be compelled to be a witness against himself. Siyempre, hindi ka pa pwedeng maging witness sa sarili mo. Diba? Pag kinuha kang witness sa sarili mo, class, baka makulong ka. Diba? Kaya nga, you have the right to remain silent. Ganun ka-importante yung silensyo, ang iyong pagtahimik. Ito yung tinatawag natin self-incrimination. Hindi mo pa pwedeng incriminate sarili mo kasi hindi mo alam ang karapatan mo kung nadulas ka. Diba? Kaya tumahimik ka. Class, ganito kasi yan sa kaso. Para in relation dun sa pagtahimik mo, the right to remain silent, sa Miranda Doctrine. Class, may pinatay ka. Halimbawa, may ginawa kang hindi masama. Class, the burden of proof, proving that you have committed a crime or an offense, is lays upon the prosecution. So, dapat i-prove nila beyond reasonable doubt. Kung hindi nila na-prove yun, class, you are innocent, di ba? Innocent until proven guilty. Ganun pinoproteksyonan ng batas ang ating mga criminal, okay? Or possible criminals. So, kailangan i-prove na ikaw ay guilty. Kahit tumahimik ka buong trial, class, wala silang magagawa. Pwede kang hindi gawing witness. Okay? Siyempre, isa-isahin natin, the right to a speedy disposition of cases not limited to the accused in criminal proceedings but extends to all parties in all cases including civil and administrative cases and in all proceedings including judicial and quasi-judicial hearings. Class civil, ito yung contracts or yung pera matters. Administrative, usually sa mga offices, government offices, lahat ng proceeding dito, judicial or quasi-judicial. Judicial sa court. Yung quasi-judicial, ito yung mga usually sa mga government offices na nag-exercise ng judicial function. Pero hindi sila judicial. Kasi remember, judicial functions lays upon the court and the Supreme Court of the Philippines. The right to a speedy disposition of case like the right to speedy trial is deemed violated only when the proceeding is attended by vexatious, capricious, and oppressive delays. Okay? Nababiolate lang yun pag sobrang tagal na talaga. Pero ngayon may mga class, may mga calendar yan eh. Mga ilang araw para matapos ang isang kaso. Okay? The kernel of the right is not against all compulsion but against testimonial compulsion. The right against self-incrimination is simply against the legal process of extracting from the lips of the accused an admission of guilt. It does not apply where the evidence sought to be excluded is not incrimination but as part of object evidence. Yung aaminin, class. Pero meron kasing mga
mga trial lawyers na magagaling na hindi mo naman na-incriminate sarili mo, pero pwede ka rin tumahimik, class. Pwede ka rin tumahimik. Alam, sabi sa'yo ng judge na, answer the question. Okay? So, ganun ka-importante yun, class. Know kung kailan siya self-incrimination. Okay? But, siyempre, ang sinasabi dito yung testimonial compulsion. Sabi sa kaso ni Agustin versus CA June 15, 2005. Writing is something more than moving the body or the hands or the fingers. Writing is not a purely mechanical act because it requires the application of intelligence and attention. Writing means that the accused is to furnish a means to determine whether or not he is the falsifier. Class, hindi kasi pwedeng writing. You cannot be compelled kasi gumagamit ka na ng utak sa pagsulat. So pag pinasulat ka, pwede mo sabihin, sorry. Self-incriminating yan. Pwede kayong tumanggi. Class, tandaan nyo yan, ha? Pwede kayong tumanggi. Ang pwede ko lang gawin, halimbawa, kayo ay may ginawang kalokohan sa school at kayo ay dinimanda ko, pwede ko lang i-compare yung sulat nyo sa previous notebook at dun sa ginawa nyo, pagkunyari, nag-forge kayo, i-compare yun. Natawag ako ng expert, pero hindi ko kayo pwedeng pasulatin dahil yun ay self-incriminating na. Ay, pero pwede kong gamitin yung mga dati yung test booklets. Kunyari lang. Okay? Eh, wala naman tayong test booklets ngayon eh. So, safe kayo in a way. Because ang self-incrimination is available only when the incriminatory question is asked. Okay? Pag tinanong. Pero yun kasi hindi lang siya mechanical eh. Kailangan yun may application ng intelligence. Yung pagsulat. Section 18, no person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. Class, no person. Hindi pa pwede dahil ako lang ay, kunyari, ito ang aking binoto. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Okay? Ito ang aking partido na sinusunod. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime or of the party shall have been duly convicted. Okay? Hindi ka pwedeng magkulong ng tao dahil trip mo lang. Mga polis yun niya, yung mga dinampot na wala lang, trip lang, or nasa kalsada, nagsasabi ng kanilang partido o kung sino gusto nila i-vote, tapos bigla mong hinuli. That is involuntary servitude, and pwedeng mag-file ang magulang nun or ang asawa ng writ of habeas corpus para ilabas yung taong yun. Okay? Because ang pagkukulong ay pwede lang gawin kung ito ay punishment ng isang krimen na nagawa na dapat na convict. Okay? Convicted ka dapat. Understood? Section 19, excessive fine shall not be imposed nor cruel, degrading, or inhumane punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reasons involving heinous crimes. The Congress hereafter provides for it, any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee, or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman shall be dealt with law. Kasi ang sinasabi lang dito, class, yun nga, pag may nagawang kasalanan, kung ano yung nakalagay sa batas, class, yun ang susundin. Hindi pa pwedeng dagdagan, hindi pa pwedeng bawasan. Or, yun nga, puputulin mo kamay, puputulin mo pa, puputulin mo tenga. Class, that's not allowed. That is degrading or inhuman punishment yun. So, hindi pa pwede. Kung gusto mo, patayin na lang. Gumawa ka ng batas. Gagawa ng batas para dun sa lethal injection. Pero sa ngayon, class, wala kasi tayong lethal injection. At yung lethal injection, class, heinous crimes yan, ha? Mabigat yung kailangan ma-prove ang heinous crime. At dapat sabihin ng batas ano-ano ba ang heinous crime. Okay? Bago mapataw ang lethal injection. Pero right now, it is suspended. Okay? Suspended ang ating death penalty. So, hindi talaga pwede, class. Again, yung torture, yung kukuryentehin, hindi pa para lang mapaamin, hindi talaga pwede yung class. Or yun ang punishment mo, kuryentehin, or ano yun, sa ibang bansa, yung papaluin ka, class, hindi tayo ganun.
Hindi ganun ang ating bansa. Because, again, punishments are cruel when they involve torture or lingering death. Yung pinatatagal, lingering. But the punishment of death is not cruel within the meaning of the word as used in the Constitution. It implies there's something inhumane and barbarous, something more than the mere extinguishment of life. Papatayin mo rin pala, pinahirapan mo pa. Okay, diretsuin mo na, lethal injection na. The cruelty against which the Constitution protects a convicted man is cruelty inherent in the method of punishment, not the necessary suffering involved in any method employed to extinguish life humanely. Next. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll. The legislature may not validly punish non-payment of that debt ex contractu, and an act may not be considered an honest malum in se, but such act may be penalized under police power as malum prohibitum because of harm it causes to the public. Class, ang sinasabi lang dito, class, yung hindi pagbayad ng utang. Pero marami kasing mga paraan para makasuhan ka rin. Okay? Ito yung mga tinatawag natin na class, yung credit card. Hindi naman utang yun per se. Utang, yes. In the general sense. Pero, dahil credit card yan, may kontrata yan, class. Your contract between the bank. Eh, hindi ka nagbayad. Pwede ka nalang, ano, because breach of contract. Not because non-payment of debt. Okay? Yun yung kaibahan nun. Pero yung mga ordinaryong payment of debt, class, hindi yan. Hindi ka basta-basta dyan. Ang gagawin lang sa'yo is iko-compel ka na magbayad or kunin ang mga properties mo. Pero kulong, hindi naman, class. Or, tawag na ito, kaya nga, very, very careful sa mga pag-uutang kasi may mga, kaya nga, di ba, usually issuance of check. Nangutang ka, nag-issue ka ng check eh, pambayad ng utang. Class, hindi ka naman doon sa non-payment of debt eh. Dahil nag-issue ka ng check, bouncing check, anti-bouncing check law. Okay? Yun ang mas mahirap. Malaki ang babayaran mo ron. Yun ang may kulong kasi nag-issue ka ng fake na cheque or walang pondong cheque. Okay? Section 21, important also, no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law or an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Class, isimplihan ko lang ang ibig sabihin itong double jeopardy, ha? First, I will read the requisites for double jeopardy. The complaint or information or other formal charge was sufficient in form and substance to sustain a conviction. Dapat kompleto yon. And of course, dahil kompleto siya, pwede siya ma-convict. So, yun yung number one. Number two, the court had jurisdiction. Kasi usually class, lalo na kung krimen yan class, may kanya-kanyang korte. May kanya-kanyang pwedeng sa municipal trial court ka, sa regional trial court. Doon sa dalawang yun, dapat may jurisdiction. Not only that, class, yung venue pa, yung lugar, yung krimen, kung saan nangyari. Hindi pa pwedeng nangyari yung krimen sa Pampanga, tapos ihahabla mo sa Manila. Depende. Depende pa yun. Marami kasi exception, class. Pero yung general rule, kung nangyari ang krimen sa Pampanga, dapat sa Pampanga kasuhan. Tawag doon jurisdiction. He was convicted. Number three, the accused has been arraigned and had pleaded. O, dapat, siyempre, nasa korte na, nag-arraign siya. Guilty or not guilty? Yun yung tawag doon, yung plead or na-arraign. He was convicted or acquitted on the case, was dismissed without his express consent. Dapat na-convict or na-acquit. Kung ikaw ay na-convict, hindi ka na pwedeng kasuhan, same case. Ikaw ay na-acquit, hindi ka na pwede ulit kasuhan for the same case. On the last element, the rule is that a dismissal with the express consent or upon motion of the accused does not result in double jeopardy. So, importante, walang consent pag na-dismiss or ano. Dapat umikot ang gulong ng batas. Kaya na-dismiss. Okay? However, this rule is subject to two exceptions, namely if the dismissal is based on insufficiency of evidence or the denial of the right to speedy trial. A dismissal upon demerit evidence falls under the first exception since such dismissal is based on the merit, it amounts to an acquittal.
Okay. Class, ikikwento ko na lang to sa inyo because this is a very, very good movie about Double Jeopardy starring Ashley Judd. Okay? If you can watch it, please watch it. It's a very, very good movie para maintindihan nyo yung Double Jeopardy. Yung kaso, class, si Ashley Judd, yung bida, mag-asawa sila. Si Ashley Judd, oh, may anak sila, mag-asawa. So, ngayon, meron trip na ginawa yung mag-asawa na iwan yung bata doon sa ninang. Nung ninang ng bata, nagising si Ashley Judd, nawawala yung kanyang asawa. Mas marami siyang dugo sa katawan. At may kutsilyo pa. So, all the while, naakala ng mga tao, syempre, she was convicted na siya ang pumatay doon sa kanyang asawa. Dahil yung lahat ng proof ay nagtuturo na siyang pumatay sa kanyang asawa. So ngayon, habang nasa kulungan siya, tinatry niya ngayon kausapin yung anak niya, tapos pinaampon niya na yung kanyang anak doon sa ninang na naiwanan. Kasi nga, nakulong na siya, so wala na mag-aalaga. So tinago nung ninang yung bata. So one time, tumawag si Ashley Judd sa anak niya. Biglang nagsalita yung bata na, "Daddy." So ibig sabihin, ba't ano yung daddy? So doon siya nagsimula, class. Doon siya nagsimula na mag-imbestiga tungkol doon sa tunay na katayuan ng tatay. Okay? Buhay ba to o patay? So final class, in the end, etong question. Pag pinatay niya ba ang kanyang asawa na na-discover niyang buhay pala, pwede pa siyang kasuhan? Class, hindi na. Kasi nag-suffer na siya eh. Dun sa unang na-convict siya na napatay niya na pala ang asawa niya. Eh yun, hindi pala. Buhay pala. So ngayon, kung mapapatay niya asawa niya, eh class, double jeopardy na yun. Okay? So ibig sabihin, hindi pa pwede. Kawawa naman. Dalawang beses siya ikukulong para sa iisang krimen. Diba? Hindi na yun, class? Iisang krimen eh. So, kawawa naman. So, yun yung tinatawag nating double jeopardy. I hope you will have time to watch this because this is a very, very good movie. Okay? Double jeopardy. Last section, section 22, no? Ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Concept of ex post facto law, a law imposing a new penalty or a new liability or disability or giving a new right of action must not be construed as having a retroactive effect. It is an elementary rule of contract that the laws in force at the time the contract was made must govern in its interpretation and application. Laws must be construed prospectively and not retrospectively. If a contract is legal at its inception, it cannot be rendered illegal by any subsequent legislation. If that were permitted, then the obligation of contract might be impaired, which is prohibited by organic law of the Philippines. Ito yung mga different cases. So, U.S. versus Constantino, Tan King Cochua, 39 Philippine Reports, 552, Aguilar versus Rubiato and Gonzalez Villa, 40 Philippine Reports, 570, and U.S. versus Diaz Conde, February 14, 1992. Okay? Ex post facto laws, unless they are favorable to the defendant, are prohibited in this jurisdiction. Class, ito yung sinasabi natin na may mga batas na ginagawa na halimbawa, class, yung contract, legal siya nung una. Legal siya nung ginawa nung time na yun. Nagagamit mo ng contract mo, okay naman. Biglang may ginawang batas. May ginawang batas, class, na pinagbabawal na yung kontrakto yung contract na yon. Class, hindi pa pwedeng makasuhan ka mas later yung batas. 'Di ba? Ang tawag doon retroactive, hindi mo siya pwedeng ibalik. So dapat prospective. So lahat ng nangyari after that, tsaka mo lang i-apply yung batas. Ulitin ko ha. Halimbawa may kaso, mayroong contract na ginawa si A and B na 2000, year 2000, pero after 2001 yung kontrata, 2001, may ginawang batas na illegal na yung contract na pinasok na ANB. Hindi pa pwede yun, class. Hindi mo pa pwedeng kasuhan si ANB. Kasi, class, 2001, mas later yung batas.
So, prospective, i-apply mo yon 2001 onwards. Hindi pa pwede mag-apply yung 2001 pabalik. Retroactive, hindi pa pwede yon. Okay? Pwede lang. Again, pwede bang gamitin? Pwede. Kung ito ay favorable sa dependent. Halimbawa, bagtarin natin. 2000, may kontrata. Illegal. Eh, hindi nahuli. Biglang 2001, nilegalize nila. By that time na yun, legal na rin yung 2000 ka-contract na yun. Okay? Na-legalize. Kasi favorable to the defendant. Okay? Please ask questions, ha? Importante itong kaso to. Importante itong concept na to. Ano naman yung bill of attainder class? The bill, the court in People versus Ferrer defined a bill of attainder as a legislative act which inflicts punishment on individuals or members of a particular group without judicial trial. Essential to a bill of attainder are a specification of certain individuals or a group of individuals, the imposition of a punishment, penal otherwise, and the lack of judicial trial. This last element, the total lack of court intervention in the finding of guilt and the determination of actual penalty to be imposed as the most essential. Class, pagsasamahin ko na lang yung dalawa, ha? Ito naman, class, hindi pa pwede mag-inflict ng punishment ng walang trial. That's number one. That is the bill of attainder. Yun lang yun. Hindi ka pa pwede magparusa ng walang procedure, ng walang trial. Kailangan parating may court intervention. Habang naalala ko yung dalawa, yung ex post facto law at saka yung bill of attainder, class, this is a very important, yung love virus. The love virus na ang gumawa ay Filipino. It crushed the economy ng America because of that virus. Okay? So, dahil doon, bumagsak ang ekonomiya ng America dahil sa love virus na gawa ng Pilipino. Ang tanong, nakasuhan ba yung Pilipino na yon? Class, hindi. Because at that time, wala pang batas na nagsasabi na pag ikaw ay gagawa ka ng virus, ikaw ay mapaparusahan. So, yun ang very classic example. So, hindi ka pa pwedeng parusahan kung walang batas na nagpaparusa sa'yo. Maaring naka-apekto ka ng tao, pero wala namang batas. Diba? Malimbawa, tumawid kayo sa Merida Queen, papuntang Robinson, kung wala naman nakalagay doon na jaywalking. O, bawal ang jaywalking. O, pwede niyong gawin. Okay? O, halimbawa, sa Guagua, bawal ang helmet. Tapos Santa Rita, pwede ang dapat naka-helmet. E nagtanggal ka ng helmet sa Santa Rita, kulong ka. E naka-helmet ka sa Guagua, boy. Class. Pero ako, I'm very, very adamant about no helmet policy ng Guagua. Medyo pasensya na, nagdi-disagree po ako doon. Kung totoo man na bawal ang naka-helmet sa Guagua. Okay? So pasensya na, mukhang hindi ako agree doon. Okay? And you have to tell me if it's true. Okay? Narinig ko lang yun eh, bago ako mag-lecture. So, hindi ko pa na-verify sa inyo if it's true. Kung bawal talaga ang helmet sa Guagua. Okay? So, again, thank you for listening. Message me for questions. Study well, eat, pray, love. That ends our lecture on Bill of Rights. So, take care. God bless.